Good morning, guys. Kakagising ko lang halos. It's quarter to 11, ah, diba? Nakas pa ako natulog kagabi. Wala pang 2 o'clock. Pagod ko din kahapon eh. Anyways, yeah. I'm starting my day. So far, na ano ko nga pala, yung Kind to Skin na line is for sensitive skin. And I don't have sensitive skin naman. Kaya medyo naghinahanap ko yun. Kasi itong toner, yun nga, mild lang siya. Nasanay ako dun sa Kojisan. Yung Kojisan kasi may alcohol content. So pag inano mo sa mukha mo, medyo merong stinging, medyo malamig sa mukha. Kahit after a while, malamig pa rin. So actually, parang mas gusto ko yung ganun. Hinahanap-hanap ko yung parang may konting stinging. Ito masyadong mild, parang feeling mo tubig lang to. Yun, pati yung facial wash, ano din, di ba, Kind to Skin din yun. So, sensitive siya. Tapos, gel. Bumubula naman siya. Pero, yun, nag-ahanap ako ng scrub. Kasi ever since yung mga facial wash na ginagamit ko, yung may konting beads, may scrub. So, parang nakukulangan ako. Parang feeling ko hindi malinis yung mukha ko. Lalo na kapag nag-makeup ako. So, pag nag-makeup ako, yung nilabas ko pa din yung ano, yung pads ko. Kasi yun, meron parang beads. Yung ano, wala eh. Parang, tas gel siya. Kaya parang ang dulas, ang slimy sa pag, ano mo, pag pinanghilamos mo. So, yun. Hindi ako kasi sensitive skin. So, naninibago ako. Masyadong mild. Pero, syempre, binili ko na yan. Ubusin ko yan. And then, moisturizer. Itong tagal na rin ito. Hindi pa maubos-ubos. Kasi na nga pa. Bango-bango talaga nito. Okay. I'm ready for the day, Char. Good morning! Happy Saturday! So, I don't think may lakad kami today. I feel like wala talaga. So, we'll see how the day goes. We're out for lunch. It's past 12 na eh. Siguro 12:30 or mag-quarter to 1 siguro. I'm hungry. What? Okay. Say hi, guys. Okay. Cement mixer? Say hi, guys. Okay. Dito kami sa OKG Express. OKG Express? Narinig mo ba yun, ha? OKG Express. Parang ano, parang mga Chinese na pagkain. Mine is braised pork. Hinihintay pa yung chicken wings sila. Ano sila, mama at papa, kasi hindi kami kasya. We are the best. Mga alas 3 na yata. Tumaan pa kami ng Singtel. Daddy ko mo ano po. Yung akin, wala pa. Wait, ang hirap. What's that? I don't know. You don't know? How about you? Say hi, guys. Hi, guys. Hi. Welcome to our channel. Hello. Or here in the best. I'm Gina. Siguro alas tres na ba? It's nap time. Yeah, 5:15 na. Daddy kasi eh. Binili ko to ko dun kahapon sa benta namin. Basta para siyang nasa gitna lang ng ano. And dalawang pack binili ko. Matagal ako naghahanap ng ganito eh. $1 isang pack. Ito yung kanina nilagay ko. Bago ako umalis. Wait. Okay. Oh! Oh no, Zach. Don't squeeze it. It's gonna fly. Ay, nasira ni Zach. He do not eat that, okay? And... water beads. Yung dati kong binili sa water ano, beads.
Sa Daiso, yung sa parang air freshener nila. Hinagasan ko lang. Pero at least ito gusto ko. Wala pa siyang laman. I know. I already put water. Remember? That's why it got bigger. And now you can play it like that. Okay. But now it's nap time. Come on. Hi guys. So, ano na? 4:37? Hindi na pinatulog yung dalawa kasi wala. Ay matulog. Tawanan ang lalaro. Eh, sabi ni daddy nga, wag na. Ayaw niyo matulog, wag na kasi wala tulog pa ngayon. At magising ng 6 or 7, mahirap na matulog mamayang gabi. So, ako ang inaanto. Nakaidlip siguro ako mga 15 minutes. Kasi nga, di ba, pag pinapatulog namin, magpre-pretend kaming tulog, matutulog na din para gumaya. So, nung pinikit ko yung mata ko, parang hirap na idilat. Tapos naisip ko kanina, gusto ko nga ba na pumunta dun sa bookstore, magtingin-tingin ng ano. For the past few days, yung mga nakikita ko sa Facebook, ganyan. Ano to? Tapos diba pinag-usapan natin yung tungkol dun sa kung ipapasok pa si Zach sa January or i-delay ko ng konti. Sa Facebook, si Sis Donna. Hi, Sis Donna. If you're watching. Ayun, kasabayan niya. Kasabayan, halos kasing edad yata. Yun, basta magkaka-same batch sila nila, Zeb. And, nasa ano na sila, nasa yung si Dior, yung anak niya, marunong mag-add, marunong mag-subtract, marunong mag-multiply. Ay, kung grabe, na parang feeling ko na pag-iiwanan na kami ni Zeb kasi, ayun nga, pag nai-stop, sabi nga ni Sis, ni Sis Regina, pag nai-stop, ang hirap bumalik eh. Kasi ang nakakatamad bumalik. Parang, eh, di ba, naitigil namin. Bakit ba kami tumigil? Hindi ko rin alam. Pero, since may mga bisita nga din kami, nahihiya din ako. Nahihiya ako mag-ano dyan, magturo-turo. So, yun, isa pa yun. Isa pang excuse. Hanap lang ako ng excuse. Pero yun, sa totoo lang, minsan kahit naman sa gabi, naka-open yung Pinterest ko, naghahanap ako. Pero, wala akong ma-feel. Hindi ko ma-feel yung motivation ko ulit na bumalik na yung meron kaming daily na ginagawang activity or anything educational. So, gusto ko maibalik yun. Gusto ko maibalik yung motivation na yun. Hinahanap ko pa siya kagabi. Kasi gusto kong, pinag-iisipan ko pa, pero yung gusto ko yung area na yun, gusto ko siyang i-decorate. Na parang ano, i-decorate ko siya ng parang medyo itsura classroom. Paggabi meron akong pin rin. Kasi para mas mukhang fun, gusto ko Thomas-based. So, gusto ko sana maglagay ng yung alphabet. Diba parang sa classroom may alphabet sa taas, ganyan. Parang banner type na alphabet. So, meron ako na print dalawang banderitas na Thomas. Magkabilang dulo. Pero kasi hindi naman ganun kalaki yung pader. Ayoko naman din na sobrang daming papel. Imagine mo kung 26 na papel. Hindi kakayanin. Kasi hindi... Tsaka ang OA. So, hindi ko alam saan yung mga teachers. Saan kayo bumibili ng supplies? Kasi wala naman akong makitaan masyado dito. Kaya gusto ko munta doon sa popular kung may makikita ko. Pero I doubt. Wala akong nakitang ganun before. So yun, sana bibili yung mga yun, yung mga pang-decorate. Alam ko yung iba, syempre, ginagawa lang, piniprint, ganun. Pero kung may nabibili, might as well. Nakatamad mag-print, mag-gupit, mag-laminate. Kasi sabi ko, ipiprint ko, ilalaminate ko na rin para hindi naman sayang. Pero yun, tapos, doon ko muna sinisimulan kasi gusto kong i-decorate. Kasi pag naka-decorate, parang mas mamamotivate ako na, kasi syempre, sila Zeb, matutuwa, ganun. Ewan ko ba? Tapos, ano pa ba? Ayun, tapos si Sis Christine Rosales. Nung isang araw pa to, nakalimutan kong i-mention. Meron siyang shinare na link kasi ng from ABS-CBN News. Parang global. Hindi yata yun sa... Hindi yata yung ABS-CBN na ano. Basta, shinare niyang article na... Lalagay ko below kung maalala ko. Mayroon isang article na may Pinoy na nagtayo ng school dito dahil nag-start yun
nag-start yun, nag-homeschool siya sa anak niya. Accountant siya. Nag-homeschool siya sa anak niya. Tapos, Tagalog na Tagalog kasi yung article sabi, parang nabigo daw na makapasok yung anak niya sa school. Kasi diba nga dito, pahirapan yung pagpasok. Dun sa mga public, ha? Kung may pera ka sa private, I think, hindi ka ganun mahirapan. Pero sa public, kung gusto mo, mahirap nga. Kasi nga, priority yung mga Singaporeans, tsaka permanent resident. So, nung hindi daw nakakapasok yung anak niya, ayun, doon nag-start. So, nagtayo siya ng school. Imagine, accountant siya. Tapos, diba? Kasi, wala, in a way, inspiring yung story. Kasi na, pwede pala yun, kaya pala yun. Tapos, at the same time, sa ko, kaya nagpasalamat ako kasi bigyan niya kami ng option. Kaso, sabi ko yun, mapapalipat kami ng bahay. Kasi, medyo malayo. Northeast nga ba yun? Medyo malayo yung ano. Dito yung school na yun, yung tinayong school. Pero at least meron. So, mga Pinoy. Mga Pinoy yung estudyante. So, masaya. Matututo mag-Tagalog si Zeb. Tapos, yun, mga Pinoy pa yung mga classmate niya. Kaya yun. Nasaan na ba yun? Hindi ko na maalala yun. But anyway, so yun, thank you Sis Christine for sharing that article. O si Sis Kai nga din pala, sinendin kahapon sa akin. Wait, ayan. Nakakatuwa lang kasi naka-inspire yung mami na yun kasi nagawa niya. Pero syempre, para magtayo ng eskwelahan, you need lots of money. So may pera si ating. Ay, ito pala, oh. Meron pala sa TV Patrol pala siya talaga. Pinoy School sagot sa mataas na matrikula sa Singapore. So, for sure, napanood nyo to kung nasa sing, ano kayo, na Pinas. Hindi ko pa napanood. Nabasa ko na yung article. Meron pala, oh. Masigla ang Happy Family School of Excellence dito panoorin sa Singapore. Oh, sa panoorin ko nga. Wait. Mamamulat muna kami ng basura. May nagtapon, okay na okay pa. Oh, oh. Wait a second. Okay pa naman. Everything's fine. Okay. Uwi muna namin. We're done eating, guys. Hindi na ako nakapag-vlog, pero dyan lang kami sa hawker kumain. And yan, tumakas na ako para makapag-grocery na for tomorrow's ulam, which I still don't know. We'll see what I come up with pag nakita ko yung mga pagkain sa grocery. Daan pala muna tayo ng bookstore kasi kanina hindi ako nakapunta. Tinamad ako. So, andun yung grocery, andito ang bookstore. Come on. Guys, ito yung laminator na gamit ko. 99 na lang siya ngayon. Dati, parang 100 plus yun. Tapos, ang nabili namin naka-sale ng mga 60-something. Pero ngayon, naka-sale na naman siya. So, 99 na lang. Bumaba na yung original. Tapos, naka-sale. 59 to 79. O, diba? Go ahead if you want to buy. Okay, guys. Let's call it a day. It's almost 10:30. Kanina pa palang tulog yung dalawa. 9:30. Wala pa daw 9:30. Tulog na 9:30. Nasa ano pa ako? Nasa grocery pa ako. Pagkadating, naligo, tas borlog agad kasi diba hindi sila nagsinap. So anyways, ako mag-end ang vlog. Pasensya na. I hope that's okay. We'll see you tomorrow, guys. At magsiset up ako tonight ng aking mini homeschool. Charot. I decided to ano, kasi diba sabi ko gusto ko yung banderitas na parang alphabet. Kaso, wala ko nakita. Tapos, parang tinatamad ako mag-print and laminate. Tapos, nung nasa bookstore ako, nakakita ako ng poster. Basta poster siya ng 1 to 100 numbers and yung words. So, tapos naalala ko, may alphabet nga pala akong poster. Yun na lang gagawin pa. Didikit ko na lang sa pader dyan. Tapos mag-iisip na lang ako ng ibang pwedeng ipang decorate para medyo mukhang appealing sa kanila. At least, ano, yun. Kahit ito din, alam ko pwede rin eh. Pwede siyang sulatan.
tapos nabubura. Nagsulatan ng whiteboard marker, tapos nabubura siya. So, at least, pwede ko pa siyang gawing interactive. So, kunyari, sabihin ko, circle the letter W. So, circle din. O kaya, trace. Diba, at least, ano, parang board. Parang nasa board sila. And ito, hindi ko pa alam. Ililigpit ko to, pero hindi ko pa alam kung ano ilalagay ko dyan. Gusto ko sana yung, ano eh, days of the week. Tapos, para every day, today is ganito, pati yung date and yung weather. Nakikita ko yan eh, kaso, ano, nakakatamad mag-prepare. Pero, ang inaano ko kasi, baka mag-print ako, tapos hindi kasya dyan sa board, may inis lang ako, and all. Basta, bahala na. Pero, yun yung gusto kong gawin dyan. And, what else? I don't know, we'll see ano bang pwede kong gawin. So, yeah, mag-edit na ako ng vlog. Siya lang akong gagawin niya. And I will see you tomorrow. Okay, good night guys. Thanks for watching. Bye-bye. Parang si Ernie Baron lang. Bye guys.